ang kamyas. Sa amin, mas kilala ito sa tawag na piyas. Dahil nga sa maasim na katangian ng kanyang bunga, kuminsan ay ginagamit siya sa pagluluto, gaya na lang alimbawa ng sinigang. Kuminsan naman ay ginagawa siyang candy o minatamis. At kuminsan din, dahil nga sa mataas na content nitong oxalic acid, ay ginagamit siyang pantanggal ng mantsa. Pero hindi tayo sa bunga mag-uusap ngayon. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa dahon, kung saan, alam nyo ba na ang dahon ng kamyas ay mabisang panlunas sa namamaga nating almurana? Welcome po sa panibagong edisyon ng Channel 585. Sa video ito ay ituturo kong mabilisan ang proseso kung paano inihanda ang dahon ng kamyas para magamit natin na panglunas sa namamaga at irritabling almuranas. Pero bago yan ay kung sakaling gusto ninyo ang video ito, pakiclick na lang ang like button para malaking bagay na po yun para sa akin. Kung sakali po na walang pagkakataon na makapunta kayo sa manggagamot o sa doktor at gusto nyong subukan na itong alternatibong pamamaraan ng paggagamot, simple lang naman po ang paraan na gagawin. Bagaman po pwede rin naman gawing pinakatsaa ang pinaglagaan ng dahon ng kamyas, ang isang paraan po ay ito. Depende po sa inyong gagamitin bandang huli. Kung halimbawa gagamit kayo ng arinola o di kaya gagamit kayo ng bulanggana, ay doon nakadepende ang inyong gagamitin tubig. Maganda ng sapat na tubig at kumuha ng sapat ding dami ng dahon, linisin maigi at saka pakuluan. Pagka kumukulo na ang mga dahon ng kamyas, ay ayahan mo nang kumukulo silang gayon ng mga ilang minuto. Pagka nakahanda na ay pwede nang ahunin. At saka kumporme kung sa arinola po, ilagay nyo yung pinagkuluan sa arinola habang mainit. Huwag paapawin, kundi magtira ng espasyo. Pagkatapos ay samantalahin habang mainit pa yung nandun, umupo mismo sa arinola para masagap yung steam o yung usok na nanggagaling sa pinagkuluan ng dahon ng kamyas. Sa gayong paraan po kasi, yung ating namamagang almoranas ay mapapa-impis niya o mapapa-diit niya. Kung sakali naman po nagagamit kayo ng planggana, ay halos ganyan din, ibuhos doon yung extract o yung pinagkuluan ng dahon ng kamyas. Pagkatapos ay hayaan mo nang lumamig ng konti hanggang sa matansya ninyo o mataya ninyong kaya nyo na yung kanyang init. Kung kayang-kaya nyo na po yung kanyang init, ay pwede po kayong umupo mismo doon sa planggana niyo na may tubig o pinagkuluan na tubig ng kamyas. Halos same din lang po ang mangyayari noon. Yung namamaga nating almoranas ay mapapaliit niya. Kung sakali naman po na gusto nyo pang ulitin sa ibang araw, pwede nyo na naman gawin. Ngayon po, kung sakasakali naman meron kayong problema patungkol sa mga pananakit ng inyong mga kasukasuan, rayuma, arthritis, bunga ng mataas na uric acid, ay pwede nyo pong panoorin ang tungkol sa paggamit naman ng apatot o yung tinatawag na noni. Dalawa po yan. Tinuturo ko po kung paano yung paghanda ng tsaa at yung isa naman ay yung proseso ng paggawa ng noni juice, yung kagaya nung nabibili mismo sa merkado. Maraming salamat po sa inyong panonood.